Ibig sabihin, mag-subscribe ka ng may Yung pro bayad na. version po, ginagamit niyo po ba yung sa cellphone? Sa Oo, cellphone? sa Sa cellphone. cellphone yun. Pero sa may desktop version nila, sobrang ganda. Kung ginamit niyo yung laptop version nila, lahat doon halos for free. And every time po, ina-update nila yun. Okay? So, ito yung gagamitin natin na tatlong software. Photoshop, Canva, at saka CapCut. Okay? So, next naman po is ano ba yung mga bagay or Gusto mga ko. design na matututunan natin throughout the course. So, yung isang design po ay syempre yung paggamit ng Photoshop. Ito yung in-explain ko kanina. Isa siya sa pinaka-best app for creating advertisement and pag-edit ng photo. So, pag may kailangan kayo edit na photo or mag-create ng advertisement, ito talaga yung ginagamit namin as a graphic designer. Okay, ito talaga yung pinaka-standard. Ang kagandahan nito po is highly in-demand skill siya. So kahit ano, kahit saan kayo maghanap ng trabaho, actually lahat may graphic designer. Kahit sa company namin, kahit sa company niya, siguro may nagagawa ng advertisement. So Ngayon na sobrang, meron na kailangan sa kwento. kaya nga po. So lahat talaga ng tao ngayon, kailangan nyo ng skill in ano, Photoshop. Lahat ng Kahit sa company. Pilipinas meron. Opo. And kung gusto nyo mag-start ng business, freelancing, lahat kailangan nyo rin ng free, ano, ng designing skill. Tapos, another advantage rin is high quality image manipulation. Which means na kahit sobrang complicated ng design na ginagawa niya, yung sobrang pang-professional na, yung Photoshop talaga yung ginagamit namin. Okay? Okay, and another benefit po is can be learned without prior knowledge in graphic design. So, kahit wala kayong knowledge sa graphic designing, yung paggamit ng software talaga, malalearn nyo naman siya easily. Kasi yung tuturo lang namin po is yung pinakakailangan nyo lang. Hindi naman lahat sa Photoshop kailangan nyo alamin yung pinaka-basic lang. Okay? Hindi yung lahat kasi sa Photoshop kasi ang daming nangyayari, di ba? Tapos kikita nyo naman, di ba? Pero yung tuturo namin is yung mga necessary lang pang-create ng advertisement. So, easy lang siya matutunan. Okay? And then, ito rin po yung best app pang-create ng static content. Alam nyo po ba yung static content? Static content po is yung mga picture lang or yung mga content na hindi gumagalaw. Yun yung tinatawag natin doon. Static. Napapagalaw ko yun. Yes. Sa kapte. Okay. Ito yung mga ginagamit natin. Okay? So, in this course, we'll be learning how to create or how to use Adobe Photoshop to create advertisement for Facebook, Instagram, and YouTube. Okay? So, ito yung gagamitin natin para dun sa mga platforms na yun. Ito naman po yung mga list ng mga bagay na ilo-learn natin. Facebook advertisement. Siyempre, yun yung isa sa pinaka-essential na kailangan nyo matutunan paano mag-create ng mga advertisement na effective. Ito yung mga example na binigay namin. Kita nyo may parang branding rin sila. Alam nyo po ba yung branding? Branding po is yung parang consistency within the design. Na parang pag nakita nila, alam na nila na yun yung company na yun. Or parang sa let's say sa IKEA. Pag naisip nyo yung IKEA, ano ba yung naisip nyo? Blue and yellow. Pag naisip nyo yung Sabi Jollibee, ni kulay red. painting. Okay. Yun yung tinatawag natin na Pati branding. hindi mo makabisado. Yes, yun po yung branding na importante. Hindi naman pag naisip nyo pink, biglang ano na, iba na, Kasi di ba? minsan nga yung inisya lang eh. Oh, initial Inisya po. lang eh. Hindi talaga yung, alam mo sa business, hindi mo pwedeng i-involve yung pangalan mo. Oh. May mga inisya lang. Parang ano, may confidentiality rin yung mga business. So, yun po yung isang topic na i-discuss natin yung about sa branding, paano ba mag-keep ng consistent design na mare-recognize agad ng mga tao yung advertisement nyo. Okay? And next po is, ito naman. Ay, pasa po. Ay po. Okay. Puro pili na. Yung talaga, no? Siya ng creative. Okay. Yung next po na matututunan rin natin is yung pag-create ng YouTube thumbnail. So, ito po yung para sa mga tao na gusto maging content creator or vlogger, YouTuber. Siyempre, before nyo maging, ano, mag-record ng video, kailangan nyo po ng attractive na thumbnail. Kasi ito yung nakaka-engage sa mga tao or napapaklik sila sa video. So, sa course rin po natin, gagawa rin tayo ng mga YouTube thumbnails, paano mag-create yan, and paano rin po i-upload sa YouTube. Okay? Kasi may process yan. Okay? And next po is naman yung Facebook banner. Siyempre, pag gagawa tayo ng promotional content sa Facebook page natin, kailangan po uniform. Kailangan meron tayo yung profile picture at saka siyempre yung banner. So, isa rin po yan sa gagawin natin as a project sa course na to. So, any question po so far? Wala pa naman? Meron akong tanong. Okay. Mamaya po. May Q&A naman tayo mamaya. Ikaw So, pa dito po naman,
Ito yung sinasabi kong isa sa pinaka-importante na kailangan nyo malaman is yung product advertisement. Let's say, nagbebenta kayo, ma'am, ng bag, nagbebenta kayo ng damit or business or product or ano ba yun, yung mga pagkain, okay? Siyempre, kailangan nyo mag-create ng design para doon sa product na yun. So, ito yung isa rin sa ituturo namin, yung pag-create ng product advertisement. Yung paano ba ano, ibenta yung product nyo ng mas effectively. Yung sobrang attractive talaga siya. So, ito yung isang example namin. Meron tayo dito parang soda. Ito yung isa. And then, syempre, pag magagawa tayo ng t-shirt, business. Okay? So, ito po yung example ng product advertisement. So, doon naman tayo sa next po na topic, which is yung CapCut. Okay? Yung CapCut po, for me, at least, actually, ginagamit ko na siya within mga 1 to 2 years na. Kasi ito talaga yung pinaka-best na software pang-create ng advertisement. Okay. Hindi na tayo nag gumagamit ng ibang software kasi ibang software mayroon siyang watermark. Alam niyo parang sa na may mga mayroon doon na sulat na ano. And then yung iba po paid rin, mahirap i-install. Sa CapCut po kasi sobrang dali lang. Meron tayong CapCut version na desktop and meron tayong CapCut version na phone. So yung phone po is halos kasing effective rin ng desktop. Pero syempre, sabi ni nga ni ma'am, meron tayong, may bayad yung puro yung sa, phone. Puro pro po eh. Yun nga po. Pag pinindot mo yung pro, may bayad. Oh, pero sa desktop version kasi, ito naman yung tuturo namin, yung desktop version, lahat po doon for free. Mm-hmm. Yung pro, ano nala, parang pro version na rin siya. So, bakit po ba importante mag-learn ng CapCut? Kasi syempre, pag magagawa tayo editing ng promotion video, yung po-promote natin yung mga video, lahat po na, ng content access sa internet ngayon, mostly video na siya. Hindi siya static. Lahat ng paparodi nyo, let's say TikTok. Kaya sobrang popular ng TikTok ngayon kasi video content siya. Mas gusto kasi ng mga tao yung mga video po kasi may mga sound, may nakita sila nagbabago-bago kasi sa isang picture lang. So, yes. Kaya lahat ng popular ngayon is mga Facebook Reel, TikTok, at saka Instagram Reel. Yun po yung pinaka-popular na content talaga ngayon. Hindi na masyado yung static yung ano na, dynamic or motion videos na. Okay? So, yung app po is also free to use. Pwede nyo nga siya i-download. Kung may laptop po kayo, ma'am, pwede nyo po siya i-download actually mamaya sa gabi. Madali naman siya i-learn. Yung CapCut po. Meron siyang free version, yes, sa desktop. And yung ano rin po is easy to learn both in mobile and desktop. Kasi similar lang sila ng interface. Try nyo po mamaya. Walang problema. Okay, and then another benefit po ng CapCut compared sa iba is meron siyang online saving method. So kahit hindi nyo i-save yung ano nyo or nakalimutan nyo i-save, automatic nagsisave na siya. Okay, hindi nyo makalimutan na ay biglang nawala yung save ko, automatic na siya. So hindi nyo kailangan i-save. Yun ang kagandahan nito. And then ito po yung pinakagusto ko sa CapCut. Yung CapCut kasi is sobrang ganda ng mga features niya. Meron na siya yung parang text-to-speech. Yung hindi niya na kailangan magsalita, may automatic na robot na nagsasalita para sa inyo. Meron siyang, yes, auto-caption. Yung automatic po, pag nagsasalita kayo, may mag-display na text sa screen. Automatic. Kahit Tagalog, kahit English, automatic po, lalabas yan. Pipili ka lang ng pipili lang kayo. Oh, pwede niya pa i-design. May lang pa. Tapos may template. Doon po sa desktop wala. Wala. Oh, wala. Palagi namin yung ginagamit sa mga content. So, ito po yung mga examples so show ko sa inyo kasi ito yung mga ginagawa namin before. Ito yung mga sample namin. Kita nyo, oh. Yung mga text lumalabas automatically. Actually, yung sa CapCut, ginagawa lang namin yan in mga few minutes lang. Yung sa iba, tinitake yan ng mga, let's say, 1 hour before. Pero since na-introduce yung CapCut, tinitake lang kami ng mga few minutes para gawin yung design na ganyan. So, sobrang effective niya talaga. So, ito po is Facebook Reel videos. Kita nyo, pwede kayo gumawa ng mga ganito para sa mga content nyo kung kailangan nyo ng mga ganito. Tapos, lagyan nyo ng voiceover, may nasasalita, may music. So, ito yung ginagamit natin para doon. Okay? So, CapCut yun. May auto lyrics pa, di ba? Meron po. Pagkakanta kayo, gusto nyo magawa ng cover, pagkakanta ka, automatic. Gusto mo maglagay ng kinakawa. Oh, automatic siya. Yung lyrics ng kanta mo. So, ito po yung isa. Okay? And then, meron pa tayo yung promotional video. So, ito po is, pwede nyo po gawin sa CapCut yan. Wait lang, para join natin. Yung kanina, di ba? Oo. Yung kanina pong babae, yes. Nagawa kami ng video before. Yung mga parang may effects na lumalabas sa screen, may sound effects, saka may music. So, pwede nyo rin po siya gawin sa CapCut.
So, mangdali lang gawin. Ito yung sinasabi kong auto-caption, no? May lumalabas ka agad na text automatically habang nagsasalita yung tao. And sa CapCut rin po, pwede nyo palitan yung background. So, kunyari yung pader nyo is kulay white, pwede nyo po palitan to any location. Mabilis lang. Isang click lang siya. Sure. Okay. Ito. Okay. So, ito po yung mga iba pang ano parts. And then, syempre, meron rin tayong part ng project natin which is called for product animation. So, kunyari, may binibenta kayong t-shirt, may binibenta kayong lotion, juice, or kahit a perfume. Madami ako nakita actually ng mga student nag-ano sila online business. Pero yung picture lang po, picture lang yung ano nala, yung pinopost. Wala siyang design, wala siyang video. So, pag meron kayong gantong klaseng mga advertisement, syempre mapapatingin yung mga tao. Pero hindi naka-subscribe yung mga tao. Hindi po. Hindi naka bawal kay Kevinita yung bawal. Hindi naman po. So, ito yung mga type of mga animation na gagawin natin rin sa course na to. So, and syempre, pag gusto niyo rin maging YouTuber, alam ko yung mga ibang tao gusto maging vlogger, maging ano, mag-record, di ba, pa nag-vacation or my life, my day, ganun. So, ito rin po yung tuturo namin pa na mag-edit ng mga videos. Siyempre, kasi ano, ako nga rin po, minsan, pag may time ako, nag-record rin ako ng video, siyempre. Kasi pang post rin sa YouTube, saka parang pang memory ko rin ba? So, yes. Padala sa memory mo sa buhay. Pero syempre, pag gusto ko rin i-share kasi sa iba. At saka syempre, pag sa YouTube kasi may makita rin kayo maka-earn ng mga malaking magdoon. Oo. So, at sa mga ads, di ba, pag nanonood ng YouTube, may mga ads na nag-play. Pag nakareach yata kayo ng mga 1,000 subscriber, eligible na kayo para mag- 1,000 sa YouTube. 1,000 po plus may iba pang requirements. I think sa views po yata yun. Sa Facebook naman, 5,000 follower, tsaka 60,000 views. Oo. Dito wala tama. So, okay, ito naman po yung final ano natin, software which is Canva. Okay, may nag-ask sa akin bakit pa kailangan natin i-include yung Canva kung meron ng Photoshop. Eh yung Canva po kasi is yung pinaka fastest way. Okay? Pag kailangan nyo mag-create ng advertisement kahit nasa cellphone kayo or kahit nasa bus kayo nagta-travel, kailangan nyo pa rin maggawa ng ano. Kasi alam ko po yung iba sa atin, busy sa trabaho rin and gusto nyo pa rin mag-post sa Facebook, Canva po yung best option natin. So, yun rin po yung ituturo namin throughout the course. Okay? So, ang advantage po ng Canva is it is free to use. Okay? And para lang siyang CapCut. Okay? Wala siyang bayad. For free lang. Oh, for free. Pwede nyo nga po, hindi nyo na kailangan i-download yung app kasi pwede lang siya sa, ano lang, sa website. Okay? And then, again po, easy to learn both in mobile and desktop. Online saving rin siya. So, kahit po, ano, kunyari gumagawa tayo ng design sa laptop. And gusto natin siya i-continue sa phone, pwede siya. Kasi automatic siya nag-update. Pwede rin nyo po gamitin dalawang laptop, walang problema. So, automatic nag-update yung SIM nyo. Pwede yung... nandito siya sa laptop, pwede mo rin siyang i- Of course po, pwede. Walang problema. Oh, tapos yung app rin na po to is made with templates. And pwede niya rin po edit yung both image and video together. So, sobrang ganyan ng software. Para siyang Photoshop and CapCut combined. Pero mas maganda pa rin yung ma-learn natin yung CapCut. So, yun po yung isa. Then, ito yung mga types of design na pwede natin ma-learn. Yung mga Instagram advertisements. So, same din po siya sa Facebook. Sa parang ganito. Okay, for... Ito po, ginawa namin yan sa Canva. So, sobrang dali na lang gawin. Kasi may mga templates na doon na already made. Or kung gusto nyo i-add yung sarili nyo, walang problema. Okay? So, ito yung isa. And then yung next po is ito yung mga slideshow advertisement. Ito yung parang picture, pero ginalagyan natin na siya ng animation and motion. Iba siya sa video. Kita nyo, picture lang siya, di ba? And then lalagyan natin siya ng mga animation. Ito po, ginawa namin yan sa Canva. Madali lang siya gawin for a few minutes. Pwede rin sa ano, di ba? Pwede rin yan sa capture. Pwede po. Pero sa ano kasi, sa Canva, may mga template na rin po na already made with animation na. So, sobrang bilis lang. Ang gagawin nyo lang po is papalitan nyo lang yung text content doon. So, ito po yung isa. And then, syempre, ito po yung mga pwede natin gawin or job opportunities or career path na para sa inyo po kung gusto nyo tapusin yung course. Yung first po is entrepreneur kung nag-start tayo ng business or gusto nyo mag-start ng sarili nyong magbenta ng mga product, mga t-shirt.
Siyempre, ito yung perfect course po para sa inyo. Kasi kailangan nyo siya i-advertise. Okay? Paano nyo ipopromote yung business nyo kung wala kayong pinopost doon sa Correct. Facebook? Kasi meron na, yung pinaka-best type of marketing po is sa may online na. Kasi lahat ng tao na nasa online na talaga, oo, lahat ng tao halos nag-spend, I think, mga 4 hours sa mobile phone lang. So, pwede nyo i-use yung chance na yon para mag-promote sa mga platforms katulad ng Facebook, Instagram, na TikTok rin, or mga iba pa, YouTube. Pero mas effective talaga pag sa Facebook, pag mga, ano, mga business, syempre. Hindi naman parang, ano. And then, syempre, pag gusto niya rin po maging graphic designer, pwede rin po, ano, open niya yung path na to. Kasi, yung first subject natin is about Photoshop. So, kung gusto niyo mag-learn ng more about sa graphic design, meron rin po kaming course na graphic designing, which is more in-depth sa graphic Ah, design. iba naman yon. Iba po yun. Ibang placement Ibang pinapagawa. placement yun. Kasi, yung dito is more on advertisement talaga or Advertising. content creation. Okay? And then, ito po yung isa rin, yung freelancer. Yung freelancer is, pwede kayo mag-ask ng mga trabaho sa ibang company or sa mga kaibigan. Pwede nyo sila gawa ng design. Ganon yung job ng freelancer. More flexible timing rin para sa mga, ano, mga tao. And then, pag meron kayong isang company, pwede rin kayo maging social media manager, content creator. Ito yung sinasabi ko kanina, pag gusto nyo YouTuber or ano, mag-create ng content for social media, ito rin po yung skill na kailangan nyo. Okay? And then also for a YouTuber. Siyempre, pag gusto niya maging YouTuber, I think ito na yung pinaka-perfect na course para sa inyo. Kasi tuturuan namin kayo for thumbnail, at saka yung video, at saka siyempre paano i-upload rin with the description, at saka with yung banner rin po ng YouTube, i-upload namin doon. So, lahat talaga ng YouTube nandito na. So, kung plano niya maging YouTuber, siyempre ito na yung perfect skill para sa Pero inyo. saan naman nakikita yung Facebook o YouTube? Pwede po, actually, yung ibang tao, kumikita sila sa madaming, ano, madaming platforms. Pwede kayo mag-post sa Facebook, pwede nyo rin i-post sa YouTube. Kasi lahat naman ng content na yun is reusable naman siya. Pwede nyo i-post, kung ano yung pinapost nyo sa TikTok, post nyo sa Facebook Reel, post nyo rin sa Instagram. Hindi, katulog ng Wow, yun Facebook, nga, matik na registered. yun. Automatic. It's matik na yun. Basta naka, ano ka, okay. Naka-link yung, ano mo, na Oo. Facebook to Instagram. Oo, kasi Matik na yun. yung Yung Instagram po, link. yung Instagram po at saka Facebook is same company lang, Meta. So kung ano yung pinost sa Facebook, automatic sa Instagram pa rin Papasok yun. na yun. Yes. Sa my day, pasok lagi. Oh, pasok na yun sa hindi, magbalik kayo ng profile picture pa ako. So ito po yung ano namin, so ito, equip your skills with the knowledge, be job ready and certified upon course completion. So pag na-complete nyo rin po yung course, it is 2 months. Magbibigyan namin po rin kayo ng certificate as a ano, confirmation na natapos nyo po yung course nyo. So, ito po yung ano na, certificate. Okay, and then, syempre, tapos na po. So, may question po ba kayo? So, meron pwede tayo mag-start ng question and answer ko na po yung mga question nyo regarding sa course. Pwede nyo po itanong, walang problema. Kahit ano po, regarding sa subject or sa ano, so isa pa lang po muna. Wait lang. Mayroon po tayong viewer from Zoom.